Paggamit ng organikong pataba, inirerekomenda ng isang agriculturist sa Ilocos Sur. Narito ang report. Hindi raw nauubusan ng gastusin ang mga magsasaka mula sa pagtatanim ng punla hanggang anihan. Doble sakit daw kapag kakaunti pa ang kita. 60 taon na magsasaka si Mang Alejandro. Batid niya na hirap na silang bumili ng pataba. 2,450 pesos na kasi ang halaga ng kadakaban ng pataba. Remedyo lahat natin ko. Warta nga. Tigatang. Pang-supporter kalitimula. Para makatipid, hinahaluan ng mga magsasaka ng organic fertilizer ang mga commercial fertilizers gaya nito. Sa isang ektarya raw kasi, kakailanganin ng di bababa sa 10 kaban ng pataba ang kakailanganin ng mga magsasaka. Sa state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Beijing, China, isa sa tinalakay at napagkasunduan sa 2 Chinese fertilizer manufacturing company ang pagbibigay ng murang fertilizer sa bansa para matulungan ang mga magsasaka at matiyak ang food security. Pero kung agriculturist ang tatanungin, mainam daw kung gagamit ng organic fertilizer. Because our soil today is already devastated because of using heavy inorganic fertilizer. So we will impose the Republic Act 10068, Organic Agriculture Act of the Philippines. Para ma-rejuvenate natin yung lupa natin for the future use of our generation. Payo ng agriculturist, ang paggamit ng dumi ng hayop tulad ng kalabaw, baka at manok ay nilalagyan ng tubig sa katinatakpan ng tolda. Maari itong gamitin bilang pataba matapos ang 20 araw. Ang 200 kilo naman ng dumi ng hayop, maaaring lagyan ng 1 kilo ng vermiworm o African nightcrawler na siya nilang kakainin ng 30 hanggang 45 araw. Vermicast ang tawag sa dumi ng uod na siyang nagiging fertilizer. Ang mga pinag-anihan naman, maaari rin daw itong ihalo sa vermiworm sa halip na sunugin sa bukid na mahigpit ding ipinagbabawal sa batas. Kasama si Reynold Velasco, IV Hernando, 1, North Central Luzon. Ilang estudyante sa isang universidad sa Vigan City katuwang ng